Hello students! So it's me again, Sir JB, at nandito ka ngayon sa Math in a Minute. So ngayon ay Damat Clinic 2023 na kung saan magti-training tayo at tuturuan po kayo kung paano maglaro ng damat. Teka lang, palit muna ako ng costume ha. Uy, tingin ko okay na to. Handa ka na ba? Let's go! Okay, now let's start. So welcome to Damat Clinic 2023. So let's start with the board, yung damat board natin. Ayan. So ito yung gagamitin nating board sa kahit anong grade level, grade 7, 8, 9, and 10. Okay? And then I suggest dun sa ating mga damat enthusiasts, kabisaduhin nyo yung mga operations na nakalagay dito sa board para mas ma-utilize nyo yung board natin at makapag-strategize kayo ng mas maganda. Okay? Tip ko sa inyo yan. And paano nga ba yung position of the chips dun sa ating damat board? So, nag-start tayo dito, negative 9, 6, negative 1, 4, 0, negative 3, 10, negative 7, negative 11, 8, negative 5, and positive 2. So since nasa grade 7 tayo, ang mga chips na gagamitin natin ay yung integers. So meron tayong positive and negative numbers. And then nagli-level F siya pag kayo ay nasa grade 8, 9, and 10 na. So ibang chips na yung ginagamit natin. So for example, sa grade 8, rational numbers na tayo doon. Sa grade 9, radicals. And then sa grade 10, diyan gumagamit na tayo ng mga polynomials or trigonometric functions. So let's have the mechanics of the game. Number 1, set the position of the chips. Players must see to it that the chips are positioned correctly before starting the game. So as you can see dun sa nauna nating slide, so ganun yung tamang position ng mga chips kapag integers ang nilalaro natin. Okay, let's have number 2. The player who will make the first move shall be determined by a draw lots or tossing of coins. So dito, I have here a coin. So let's say ako yung unang player and then yung opponent ko, tatanungin ko siya, head or tail? So sumagot siya ng head. So nagtoss ako ng coin. Lumabas ay tail. So, ibig sabihin, I will be the one who will make the first move. So, ako yung unang titira. Okay? So, siya naman yung pangalawa. Okay? Next, number 3. A chip is allowed to move diagonally forward only to an adjoining vacant square. So, ibig sabihin yung karugtong na padiagonal. So, let's have an example. So, I have here, ito yung position ng chips natin. So, si negative 9, pwede siyang pumunta dito sa multiplication symbol or times. Pwede rin siya dito sa divide. So, paano nga ba yan? Yan. Okay, nagets ba yan? Number 4. A chip has to take the opponent's chips diagonally forward or backward. Thus, pass is not allowed. So dito, kapag turn mo na, hindi ka pwedeng mag-pass at hindi ka magtitake ng move. So, and then, pag magtitake ka naman ng opponent's chips, pwedeng diagonally forward, pwede rin pabalik. Basta ito ay magtitake ka lang ng chip. Pero pag move lang yon, hindi ka pwedeng mag-move ng backward. Kailangan forward lang palagi. Now, let's have an example. So, dito, meron na tayong player 1, yung red part. And then, yung player 2 natin, yung blue part. So, si 6, ginalaw ko yung first move. And then, si blue nag-move din ng 6. Ngayon, i-move natin si negative 1. Yan. So, as you can see, sa normal na dama or checkered, ang pinaka-rule lang doon is kailangan mong i-take lahat ng chips kapag siya ay open for take. Okay? Pagkukunin siya. So, gaya dito, itong si 6, kailangan niyang i-take si negative 1. Okay? Open kasi siya.
So the second chip must remove from the board after performing the indicated mathematical operation and record the same in the score sheet. So kailangan daw pag itinake daw natin yung chips, eh, kailangan natin siyang alisin dun sa board natin. So let's have an example. So ito yung first chip natin, yung 6. Ayan, so tatalunan ngayon. So ang equation natin dito ay 6. Ang tinalunan niyang operation ay times. And then ang tinake niyang chip ay negative 1. So ang magiging equation natin dito is 6 times negative 1. Okay? Is equal to negative 6. Okay, so yun yung magiging score nyo ngayon. And then, remove si negative 1 sa ating board. So, mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division will be used depending on the vacant squares, operation symbols where the taker chip lands, by jumping over the taken chip. So, kagaya nung ginawa natin kanina, tinalunan ni 6 si negative 1, na kung saan merong vacant square doon na multiplication. So, yun yung gagamitin natin na operation sa ating equation. Ayan. So, dito, kung mapapansin nyo, yung second one, so, multiple operation ang ginamit natin. Kumbaga, isang turn mo lang, pero ang dami mo ng operation na ginawa. Pwede yun. Lalo kapag ganito, si 6, open ulit para kainin itong red na 6. So, dito, ang equation naman natin is 6, and then maglalan siya saan? Sa plus. Okay? So, that is 6 plus 6 yung ating kukunin o taken chips. Ayan, remove ngayon siya. So, what will be your score? Very good. So, yung score mo ngayon ay 12. Okay? So, in number 5, in taking more than one chip, the taker chip is always the addend, minuen, multiplicand, or divide. And then, M dash for the multiple operations shall not apply in this case. So, yung M dash natin dito, hindi na natin siya i-apply. Kasi kapag isinulat natin siya sa score sheet, okay, isa-isa lang yung mga equation na gagawin natin. At yun ay mangyayari sa part 2. Sa part 2, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng calculations sa ating score sheets. Thank you sa panonood. See you. Power!